Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Isang nga pong malakas na palakpak at isang sigaw para sa ating Panginoon. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Tunay nga po, nasa last quarter na po tayo ng ating taon, no? So, tunay nga po, I believe one way or the other na remind tayo sa na-enjoy natin yung benefit, no? Na kasama natin si Kristo sa buhay natin. Na-enjoy natin yung benefit. At tunay nga po, habang patuloy tayong lumalalim sa kanyang salita, tunay nga pong na-appreciate natin, no? Yung kanyang salita. At tunay nga pong, sabi nga po sa Psalms, no? Favorite kaya po ito eh. Oh, come taste and see that the Lord is good, eh. So tunay nga pong na-experience natin, di lang natin naririnig, di lang natin napapakinggan, but na-experience natin sa ating buhay. So tunay nga po, no? Share ko lang po yung isa sa mga na-share namin sa GE dati, and one of my napag-aralan ko or nabasa ko sa aking devotion, no? So tunay nga po noong feeding of the 5,000, more than 5,000, kasi lalaki lang po din ang inahit ng 5,000, eh. So on the feeding of the 5,000, sabi na pong Jesus karing disciples, sabi po ni Kristo sa kanyang mga disipulo, pakainin nyo sila, ne? Pakainin nyo sila. Tapos yung naging response po ng mga disciples nung mga panahon yun, Panginoon, para praise naman po, para praise. So, Panginoon, wala po kaming maibibigay sa kanila. So, nakita nila yung kawalan nila, no? So, pumunta po tayo sa future. A few years later or many years later, nung nag-ascend po si Kristo at doon po sa Acts, no? Nung si Pedro ay pinapagaling niya yung lumpo, sabi po ni Pedro, no? Silver and gold I have none, no? But the power of Christ, no? You are healed. So, doon po sa panahon na yun, no? Makikita natin yung level up, no? Yung understanding ni Peter, no? Hindi na niya nakita yung kawalan niya. Sabi niya, silver and gold I have none. Wala pa rin siya, no? Wala pa rin siya sa physical, doon sa situation na yun. But, he knows what he has and he has Christ, no? At tunay nga po, habang pinag-aaralan natin ang salita ni Kristo, ang salita ng ating Panginoon, tunay nga pong naitatatak kung sino tayo at kung sino ang identity natin sa Kanya. So, hallelujah. Let us all rise up and praise our one true God. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Jesus, worship you, God, hallelujah. Praise, hallelujah. Worship you, Jesus. Let's sing. Better than the riches of this world, better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams of my heart, that's just the start. Better than any word I say I need, better than living the life that I want to, better than the love anyone to give. Your love is, you hold me now in your arms and never let me go. You hold on with the sunshine, the moonlight, the night sky. You give me breath and all your love, give my heart to you. Give me breath and all your love, give my heart to you.
Jesus. But sing, and I don't really care what anyone thinks. My heart starts to race.
all depression shall cease in your presence, O Jesus. Only Jesus can fill the empty void in our hearts, that longing. Kayo lamang makakapagpuno sa amin, Panginoon. Sa iyo kami manalangin. Sa inyo kami mananatili, Panginoong Jesus. Kay napakabuti sa aming mga buhay. You are the only constant we have in this world. Your love is very steadfast. Oh,
kapatid, kaibigan, napakaraming hinahanap ng tao sa mundong ito. Ikaw na may Kristo at may Panginoon sa iyong puso, ang katugunan sa lahat ng katanungan at hinahanap mo sa mundong ito ay nasa iyo na. Sapagkat si Kristo ang katugunan sa lahat mong katanungan at pangangailangan. Siya ay sapat na. Siya ay hindi nagtatago. Siya ay natagpuan mo na. Ikaw ay kinatagpuan ng Panginoon. Anumang bigat, anumang pagsubok, anuman ang iyong pinagdadaanan, hindi kanya iniwan, hindi kanya pinabayaan. Ikaw ay kanyang sinamahan. Ikaw ay kanyang kinalinga, minahal, inibig, hindi pinabayaan kahit minsan. Kaya ngayon, sa dakong banal na ito, kung nasaan ang presensya ng Panginoon, ibigay mo ang pinakamataas mong papuri at parangal sa nag-iisang hari. Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman, ang katapatan niya ay hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman, at magpawalang hanggan. Siya ang Diyos na magtatapat. Hallelujah! O purihin ka, O Diyos! Sambahin ka! Parangalan ang iyong pangalan! Hallelujah! Hallelujah! Ikaw, Panginoon, ang siyang katugunan. At sa iyong presensya, Panginoon, naroon ang kapayapaan, naroon ang kagalakan, naroon ang kagalingan, at naroon si Kristo na siyang tunay na nagmamahal sa akin. We praise you, we glorify you in Jesus' name. Amen. Amen.
Amen. So open na po ang ating Sunday School. So yung mga bata, yung mga anak po ninyo, i-register po ninyo sa kay Sister Judith o mga Sunday School teachers. Nasaan po yung mga Sunday School teachers po natin? Magtaas po ng kamay para ma-recognize kayo. Yan. Teacher Sierra, yan. Teacher Daniel. Ayun si Teacher Daniel. Yan. So magpa-register po. So pwede na po nating iwan before the service yung ating mga anak. Okay, nasa dako po tayo ng pagkakaloob. So nais ko po kayong palalahanan ng ating pagkakaloob ay hindi isang contribution. Ang ating pagkakaloob ay hindi po isang donasyon. Hindi rin isang ayuda. O kaya naman ay isang, lalo tigit hindi isang limos, no po? Kundi ang ating pagkakaloob po ay isang uri ng pagsamba. Sabi po sa Proverbs 3:9, we honor the Lord with our wealth. Ating pinararangalan ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating mga kayamanan. At in Genesis 22, itinuturo po doon na ang paghahandog ay isang uri ng pagsamba. So, giving is an integral part of our worship. At kung gaano po natin kakilala ang Diyos, ganun po natin siya sinasamba. Gayun din po sa ating pagkakaloob, kung gaano po natin kakilala ang Diyos, ganun din po ang ating pagkakaloob. Amen. Praise God. Salamat po Panginoon sa ganitong pagkakataon na kami makapagbibigay sa inyong gawain at makakasamba po kami sa iba't ibang kaparaanan. Bahagi po nito, Panginoon, ay ang aming pagkakaloob. Salamat, Panginoon Diyos, dahil po, Panginoon, ang aming pagbibigay ay isang pagpapakita at isang paniniwala po namin na kami pinagpala na, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pinakamahalaga at pinakadakilang pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa amin at yan ang aming Panginoon Jesus. At dahil dyan, Panginoon, nakikita namin ang aming sarili na kami higit pa sa pinagpala, Panginoon. At ang aming pagkakaloob, Panginoon Diyos, ay bunga ng aming pagkakilala sa inyo. Bunga ng inyong pag-ibig, bunga ng inyong biyaya sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, at pasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Yan. Good morning po sa ating lahat. Excited ako kanina kasi kala ko wala nang awit. May awit pa pala. Okay, so lagi akong excited because I can't stop falling in love with the Lord. And I'll never stop falling in love with the Lord. Di po ba?
Ang pag-ibig po natin sa Panginoon ay tunay na nag-aalab sa ating mga puso. Amen. Okay, so bago po ang message ng ating Panginoon, nais ko pong i-report yung ating agape. Although in-announce po ni Pastor na last na lang pong reporting natin to, siguro ano na lang, iipunin muna tapos i-re-report, no? Para hindi na monthly. Okay? So, yung update po natin, cash received as of September 30 ay 13,050. Okay? So, hindi po ibig sabihin na mag-stop na tayong reporting, mag-stop na rin yung pledging. No? Tuloy-tuloy pa rin po yung mga gustong mag-pledge. At lahat po ng ating total cash received ay 500, nakakalahating million na tayo. 511,590. Palapakan naman po natin ang ating Panginoon. O, di ba? 511, saan natin pupulutin yun? Pagsama-sama, di po ba magaan ang trabaho? Okay, so yung mga pledgers po natin ay 84, ang boxes po natin ay 226. Ilang boxes ba to? 100 plus? Ay, 1,000 plus? 800 plus. O, ang dami pa pong mga boxes na available. So, yung mga hindi pa po nag-pledge dyan. Okay? So, sabi nga po na ni Pastor Francis kanina, ang pagbibigay po natin ay uri ng pagsamba, no? Hindi po ito dahil nangangailangan ng church, dahil nangangailangan ng ang school, dahil nangangailangan yung mga pastor. Hindi po, no? Yun po ay pananampalataya ng ating puso. Nakikita natin na sa pamamagitan ng mga blessings na ipinagkaloob ng Diyos, ay pwede rin niya tayong gamitin, no? Para magkaloob sa kanyang iglesia. And that is an act of worship and act of faith. Amen po ba? Okay po. So, ang ating pong tema ngayon, okay, ang bilis po ng panahon, ano, nasa last quarter na tayo. Parang kailan lang nag-announce tayo na Christmas Eve, dito na tayo mag-worship, no? At ngayon, mag-one year na po tayo dito sa December. Napakabuti po ng Panginoon. Okay, so, ang ating pong fourth quarter theme, no, ay spiritual desire for God. Okay. Actually, yung original niyan, may naka-parenthesis na renewing. Kaya lang, naisip ko po na parang hindi na applicable sa atin ang renewing. If we understand the love of God, no, magpapatuloy at magpapatuloy yung ating desire sa Kanya. No, yung ating pagnanasa. No, yung word na pagnanasa kasi parang negative yung dating. Eh, no? Pagnanais. Yung ating hangarin, yung ating pananabik, no, na lagi nating kapiling ang ating Panginoon. Yun po yung desire natin. At sana po dumating tayo sa punto ng buhay natin na masasabi nga po natin na all we need is God. All I need is you, Lord. Di ba may awit tayong ganun? All I need is you, Lord. Diba? Yung awit natin kanina, better than the riches, better than the love of the world. No, na may bibigay ng mundo ay hangarin natin, mithiin natin, no, panabikan natin ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Yung desire, no, hangarin natin. Kasi we will decide, no, tayo po ang magdedesisyon kung hangarin natin, mimithiin natin, nanaisin natin ang Diyos sa buhay po natin. Okay? So dumating po nawa sa buhay po natin yung ganoong punto na masasabi po natin, Panginoon, ikaw lang ang kailangan ko sa buhay ko. Okay? So all of us, no, bilang pong mga tao, kung pag-uusapan po yung desire, no, wag muna tayo sa spiritual desire, yung word na desire, no, yung pagnanais, yung mithiin, yung hangarin, yung pananabik, no, bilang tao, lahat tayo ay mayroong desire. Di ba? Lahat tayo mayroong longing, no? We long for something, no? Bahagi po ng buhay natin bilang tao, bilang nilalang ng Diyos, ang mag-desire ng mga bagay-bagay. Okay? So may mga desire na natural lang, yung gusto mong kumain, siyempre nagugutom ka, kakain ka, no? Nagugutom ka, maghahanap ka ng pagkain, bubuksan mo yung ref, o kaya magluluto ka, kakain ka. No? Because you desire for food. No, we desire for promotion sa ating mga trabaho, di po ba? Sino bang hindi naghahangad dito na ma-promote sa trabaho niya? Siyempre, pag-promoted,
promoted din yung salary. Okay? So we desire to be promoted. We desire to rest, no? Yung magpahinga tayo. We desire for peace, no? Yung matahimik na kapaligiran. Akala lahat ng tao ang ninanais nila ay kapayapaan sa kanilang buhay, di po ba? At alam natin na ang kapayapaan, iisa lamang, tunay na kapayapaan, no? Iisa lamang ang pinanggagalingan at yan po ay ang Diyos. Amen po? We desire for love, no? Gusto natin na mahalin tayo ng tao, mahalin tayo ng ating mga kapamilya, kaibigan. We desire to be accepted. Gusto natin na tanggapin tayo ng mga tao, no? Na kung sino tayo, kung ano man tayo, matanggap nila tayo. Okay? We desire for those things. No? We desire for something bigger, something more. Di ba? Nagnanasa tayo ng higit pa. No? And this desire motivates us, no? Compels us to do something about it. Di ba? To do certain, to seek for certain direction. No? Maghanap ng paraan para makuha po natin yung dinidesire natin. Gumagawa tayo ng paraan para makuha natin yung dinidesire natin, yung minimithi natin, ninanasa natin sa buhay po natin para masatisfy tayo. Diba? Diba kapag na-promote ka, masaya ka, nasatisfy ka. Kapag kumain ka, nasatisfy ka. Diba? Kapag pumunta ka sa resort or sa beach, no? Pumapayapa yung kaisipan mo, nasasatisfy ka. But as I've said, human desires po yun. Okay? Bilang tao, dinidesire po natin ang mga bagay na yon. Okay? We dream, we aspire, lahat tayo may mga pangarap. Yung mga young people dito, I believe, no, pinapangarap nyo ng isang magandang career, magandang trabaho in the future. Nangangarap kayo na magkaroon ng asawang mabait, pogi, mayaman. No? hindi, basta kahit hindi pogi, basta mayaman. Di ba mas maganda yung pogi na mayaman pa, mabait pa. Di ba? So, there's nothing wrong with desiring those things. No? Both believers and unbelievers, kahit naman mga hindi mananampalataya, dinidesire po nila ang mga bagay na yon. So, ibig sabihin, all humans have desires and we have unlimited wants. Hindi po tayo nasasatisfy sa ito lang. Dapat ganito. Pag meron ng ganito, dapat ganyan. Pag meron ng ganyan, dapat ganun. We desire for something more. No? More. Yun nga po, no? Ang higit dun sa ating kalagayan ngayon ay ating pong dini-desire sa buhay po natin. So, merong mga desire na mild lang, no? Minsan, hindi lang napapansin. Yun nga, example nun ay pagkain, no? Mild, pero merong mga intense desire. Merong mga intense, matindi, no? And self-consuming, no? Na lahat ng panahon mo ay ginugugol mo doon. Lahat gagawin mo para makuha yon at the expense of other people kung minsan. Diba? Kahit na mapahamak ang iba o kahit na masagasaan ang iba, kukunin at kukunin mo kung ano yung dinidesire mo. And of course, that is a bad desire. No? Hindi po magandang hangarin yon kung meron na pong nasasagasaan o meron nang nasasaktan o meron nang napapahamak. Okay? So these desires, actually, no, they have molded us to who we are today. Diba? Kaya po tayo ganyan ngayon kasi nag-desire tayo in the past na maging ganito tayo. Minithi natin, inabot natin, no? Kinamtan natin yung mithiin natin yung desire natin, kaya ganyan tayo ngayon, no? Na-mold tayo base dun sa desire natin in the past. Okay? So, why desire? Bakit po tayo nagmimithi? Bakit tayo nagnanasa? Dalawang bagay lang. Una, because you lack of it. Wala ka nito. Deficient ka nito. Kaya mo dinidesire kasi wala ka. Di ba? Pangalawa, pwede naman na i-desire mo dahil meron ka na. No? Ano po yung example ng desire na meron ka na? No?
Dahil meron ka ng resources, meron kang pera, gusto mo na makatulong naman sa iba. Di ba? Sa atin ng mga nagtatrabaho dito, gusto natin na mapasaya yung pamilya natin. Kaya yung pong sweldo natin o yung ating income ay ginagamit natin para bigyan sila ng kasiyahan. Diba? That is out of plentiness. Meron bang word na plentiness? No? Because you are plenty of money, no? Nabibigyan mo ang iba, nakakatulong ka sa iba. So, hindi out of luck, kundi out of dahil meron kang something in you or something you have in your pocket, no? Sa sarili mo. Okay? So, dalawang bagay lang po, because you lack and because you have plenty of it. Okay? So, yung isa, yung lack, you are getting. No? Gusto mong makakuha. Yung pangalawa naman, you are giving. You want to give. You want to help out of something that you have. Okay? So, wala pong problema ang desire. Wala pong mali sa desire per se, no? Yung hangarin, yung mithiin, wala pong problema doon. Ang nagiging problema, yung nature ng desire. Ano bang klaseng desire yan? Okay? Ano bang klaseng pagnanasa yan? Okay? So, pwedeng, sabi ko nga kanina, pwedeng physical, natural, like food and water, kailangan po natin yan, dinidesire natin. Pero baka naman carnal yung ating desire. Ibig sabihin, lust of the flesh, nanggagaling sa pita ng laman. At alam po natin, no? Diyan po tayo tinutukso ng kaaway. Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Okay? Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Pride of life, yes, tama. Yung pong yung pride. Kataasan sa buhay. Okay? Minsan hindi po tayo aware na nagmamataas na tayo, nagmamalaki na tayo. Okay? So, desire can guide or misguide us. Di ba? Pwede tayong gabayan ng ating pagnanasa, pwede rin niya tayong iligaw. No? Pwede tayong tulungan ng desire natin or pwede tayong i-destroy, sirain ang buhay po natin. Okay? So, ano ba yung ating dinidesire, no, sa buhay po natin? So, desire, sabi ko nga, can have pitfalls. Kung minsan meron siyang patibong, no? Kaya mag-ingat din po tayo kung ano po yung dinidesire natin. So, ano ba yung mga dinidesire natin sa buhay po natin? Ano ba yung minimithi nating makamtan sa buhay po natin? Kasikatan? Tagumpay? No? Yung good marriage, no? Magandang ugnayan sa ating asawa, sa ating mga anak, no? Kapangyarihan, or do we desire to do what God wants us to do? Hinahangad po ba natin, minimithi natin, ninanasa natin kung ano ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin? And I believe, no? This spiritual desire, yan lang po ang kailangan ng tao. And all these things shall follow. All things na minimithi ng tao ay susunod na lamang because he sought God. Diba? Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Added lamang po. Ang pangunahin, ang pinakamahalaga, pinakaimportante sa buhay ng tao ay Diyos. Nasain niya ang Diyos sa buhay niya. Magkaroon siya ng kaugnayan kay Kristo. Yan lang po. And all these things shall be added unto us. Nakakalungkot po ang daming dinidesire ng tao. Everything under the sun. Minimithi niya lahat ng bagay na nandito sa mundo. Dinidesire niya na makuha. And sometimes yung motivation niya ay dahil hinggit siya. Dahil galit siya. Minsan yun yung motivation, no? Sa Facebook ngayon, kapag nakikita yung mga pinopost ng mga sikat na artista, yung mga vloggers, no? Nagpapagawa ng malaking bahay, pumupunta sa ganitong lugar, no? Minsan nakaka-implant ng ano yun, ng
Jealousy. Kaya gusto mo na maging kagaya ka din nila. Gagawin mo kung ano yung ginagawa nila dahil gusto mo na makamit din yung kanilang nakamit. Okay? And for me, that is not the desire God wants us to desire. Hindi po yun ang hangarin, hindi po yun ang nasa na gusto ng Diyos para sa atin. Ang kanyang nasain ay mabuhay tayo sa Kanya, mabuhay tayo para sa Kanya. Okay? Kaya po yung objective po natin sa fourth quarter na ito, no, is for us to have that spiritual desire. I know you have that spiritual desire, pero kung minsan mayroong umahadlang, di ba? Alam ko po, lahat tayo gusto nating nasain ng Diyos. Gusto natin na mapalapit sa Kanya. Gusto natin na makilala Siya ng lubusan sa buhay natin. Pero something is blocking that desire. Mayroong nagbablock, mayroong humahadlang. Okay? So, yung objective po natin for us, no, para ma-rekindle, sinasabi ko ma-rekindle yung passion, yung love natin for God. No? Yung mag-apoy muli sa puso natin yung ating passion, yung ating pagmamahal sa Diyos natin. Habang nakikilala natin Siya, habang naipapahayag Siya sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, nag-uumapaw, nag-aalap yung passion na yon, yung pag-ibig na yon sa buhay po natin. So, spiritual desire is yearning for God. No? You're longing for His presence. You're longing for His voice. Tandaan po natin, laging nangungusap ang Diyos sa bawat puso po natin. Lagi Siyang nangungusap. Ang problema, hindi po tayo marunong makinig. Lagi pong nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, and He will impress kung ano ang gusto Niya na gawin natin. But sometimes, because we are overindulged, no, with the things of the world, overindulged, masyado tayong nalulong, no, sa mga bagay dito sa mundo, sa ingay ng mundo, kaya hindi po natin marinig-rinig ang tinig ng Diyos sa buhay po natin. Masyado tayong na-focus, no, yung attention natin. Yun po ay panlinlang ng kaaway. Gusto Niya na ma-focus tayo sa ibang mga bagay maliban sa Diyos. Hindi tayo aware minsan na fo-focus na tayo, yung attention natin ay nandito na sa mundo, wala na sa Diyos. Okay? That's why for this morning, no, nawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mensahe ng Diyos ay lalong marekindle, lalong mag-alab sa puso po natin ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Okay, Psalm 42 verses 1 to 2, ang sabi po niya, okay, tulad ng usang sa tubig ng ilog ay nasasabik. No? Sa English, as the deer pants for the water brooks. No? Tulad ng usa sa tubig. Ayan po, yung usa, nasa picture. Nananabik, sa ilog nananabik. O Diyos, ako sa iyo'y, sa inyo'y nananabik. Ako'y nauuhaw sa inyo, Diyos na buhay. Kailan pa kaya ako makakatayo sa presensya niyo? Okay? So yun po yung sabi ng psalmist, no? Nauuhaw siya sa Diyos, no? Sa presensya ng Diyos. Marami pong mga Bible scholars na nagsasabi na ang sumulat ng Psalm 42 ay si King David. Yeah? Bagamat dun po sa title, kung mayroon po kayong mga Bible, mababasa nyo po dun, A Maskil of the Sons of Korah. Sino po yung Sons of Korah? Sila po yung singer. Sila po yung orchestra ng tabernacle or temple. No, sila po yung umaawit, parang yung music team po natin. No, ganun yung po yung gawain, yung ministry ng Sons of Korah. Sila po ay galing sa lahi ng mga Levites, no, yung Sons of Korah. Parang yung Sons of Asaph. 'Di ba may mababasa din po tayo, Psalm of Asaph. No, sila po yung mga music choir. Sila po yung mga choir ng tabernacle, ng temple. Okay? So, possible na si David din yung author. Sila lang yung umawit. Okay? Kasi kung babasahin po natin yung context, ito po ay kamukha ng mga ibang isinulat ni Haring David. So, ako din po ay naniniwala na si David po ang author ng Psalm 42.
Okay? Kaya siya po yung ating babanggitin ngayong umagang ito. So si David, no? Alam po natin ang naging buhay niya, no? Hindi po siya flawless. Hindi siya walang kasalanan o wala siyang nagawang mali. In fact, lahat po ng pag-aaralan natin for this quarter, yung mga biblical characters, si Moses, si Paul, David, John the Baptist, sino pa? Habakuk, Elijah, Peter, lahat po sila mayroon ng mga flaws, no? Lahat sila mayroong nagawang pagkakamali. Pero magkagandahan po, nakabalik sila sa Panginoon. Nakilala nila, na-encounter nila kung sino ang Panginoon. Yun po yung mga pag-aaralan natin sa buong quarter na ito. So mayroon na pong naka-assign sa bawat isa sa amin ng mga preachers kung sino po yung Bible character na ihahayag po nila every Sunday. Okay? So lahat po sila, no, ay hindi flawless, no? Walang nagawang kamalian, pero sila ay ginamit ng ating Panginoon. Hindi tinignan ng Diyos yung kanilang kahinaan, hindi tinignan ng Diyos yung kanilang kamalian, kundi ang nakita ng Diyos yung pagnanasa nila sa puso nila na mapaglingkuran na Diyos, na gawin, sundin kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Amen po? Okay? So, yun po ay Psalm 42 verses 1 to 2, no? So, yun po ay napakagandang analogy, no? Ng isang usa, ng isang deer, no? Yung uhaw na deer, no? Na nananabik sa tubig. Actually, sabi po nung mga nabasa ko, yung deer, meron po siyang kakayahan na mag-stay kahit na hindi siya uminom ng matagal na panahon. Pero kapag siya ay inahabol ng hunter, no? Yung takbo siya ng takbo, no? Takbo siya ng takbo, inahabol ng hunter or predator, no? Nauubusan siya yung mga naka-reserve sa kanya. Kaya maghahanap siya ng maiinuman. Okay? Maghahanap siya ng ilog, no? Para siya ay makainom at masatisfy yung kanyang pangangailangan. Kasi kung hindi siya iinom, magpe-perish siya, mamamatay siya, ikamamatay niya. Okay? Kaya hinahangad niya, nananabik siya sa tubig. Amen? Ganun din po tayo. Without God, we will die. Without God, living in this fallen world, no? Kung wala ang Diyos, nabubuhay tayo sa magulong mundong ito. Diba? Lalo na sa panahon ngayon, crisis upon crisis. No? Ang daming nangyayari sa mundo. If you live without God, talagang hindi po tayo makakatagal. No? Babagsak tayo. No? Malulugmok tayo ng problema. Malulugmok tayo ng mga bagay na nangyayari dito sa mundo na kung minsan di pa man natin nararanasan, ay iniisip na natin, we no worry na natin. Di ba nakakapaglugmok yun? Nakakapanghina po yun. At nakakapagwala ng disposisyon. Hindi ka makakapagdisposisyon ng maayos kapag ikaw ay lugmok. No? Yung attention mo ay nasa problema, yung kalakihan ng problema, hindi sa kalakihan ng Diyos sa buhay po natin. Okay? So a deer, no? Naglulong siya ng water para siya ay ma-relieve, para siya ay ma-refresh. Di ba? At sa buhay po natin, talaga naman na ang Diyos lamang po ang makakapag-refresh, makakapag-satisfy sa buhay po natin. David, no? He was always running for his life. Lagi po siyang nagtatago, tumatakbo, para mailigtas siya. Remember, si Saul, gusto niyang patayin si David. Bagamat anointed si David na bilang maging hari, susunod na hari, papalitan niya si Haring Saul. Pero, nirespeto niya si Haring Saul. Hindi po siya kaagad umupo sa trono, no? Pero si Saul, no, dahil sa selos, dahil sa galit, no, gusto niyang patayin si David. Kaya si David laging tumatakbo, laging nagtatago, no, kay Haring Saul. At yung context po nitong 42, Psalm 42, it may be at that time when his son Absalom, no, anak ni David na si Absalom ay nagrebelde at nagku-kudeta, no? Hinagaw niya ang kaharian ng kanyang amang si David.
At ito naman pong si David, bago pa man makalusob si Absalom sa kaharian ng Huda, no, umalis na siya. No? Minsan mas nakakatakot ang anak kaysa sa kaaway. Natakot siya sa kanyang anak na si Absalom. Iniisip ko nga, sabi ko kay pastor, napakagiting, napakalakas, matinding mandirigma si David, di ba? Alam niya yung mga strategy ng labanan. And yet, nung sakupin o nung lusubin ni Absalom, no, ang Huda, hindi pa man siya nakarating doon, umalis na si David. Okay, maybe there are many reasons. Isa lang yung siguro anak niya, wala namang sinabi kasing reason eh. Possible din na gusto niyang iligtas ang mga tao kasi marami na pong na-convince si Absalom na sumanib sa kanya. Okay, so inalis na ni David ang lahat ng tao, lahat ng kasamahan niya, at umalis sila ng Juda, no? At nagtago para hindi po sila mahanap ni Absalom. Imagine kung tayo po ay nasa lugar ni David, no? Always running for his life, no? Pursued, betrayed by Absalom, his son, no? By his enemies, no? Dagdag pa po dun, no? Kung babasahin po natin yung verse 3 to 5, hindi ko na lang po isinama sa slide, ang sabi niya, araw-gabi, luha ko lang ang pagkain ko. Ibig sabihin, araw-gabi, umiiyak siya, no? Habang sinasabi sa akin ng mga kaaway, ito pa, nakadagdag pa ito. Nasaan na ang Diyos mo? Where is your God? No, tinutuya siya, inuunsulto siya. No, minamak siya ng kanyang mga kaaway. Nasaan ang Diyos mo? No? Sumasama ang loob ko kapag naaalala ko na dati pinangungunahan ko ang maraming tao na pumupunta sa templo. No, at kami ay nagdiriwang, sumisigaw sa kagalakan at nagpapasalamat sa Diyos. Ay nagpapasalamat sa inyo, sabi po niya sa verse 4. No, dati kasama niya yung multitude, yung maraming tao, papasok sila sa templo, umaawit, nagsasaya, sumisigaw para sa Diyos, nagse-celebrate sila lalo na pag araw ng pista. Naaalala niya 'yun. At sumasakit daw ang loob niya, sumasama ang loob niya kapag naaalala niya yung mga bagay in the past na ginagawa niya pero ngayon hindi na niya nagagawa dahil nga siya ay nasa ibang lugar, no? Kung babasahin po natin ang context, no? Baka nasa kagubatan o nasa disyerto nagtatago, no? Naaalala niya yung kanyang dating buhay. Okay? Kaya sa verse 5 ang sabi niya, no? Bagamat ganoon ang kanyang pakiramdam, ang sabi po niya sa kanyang sarili, bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. No? Ito po yung sinabi niya, bakit ako nalulungkot at nababagabag? No? Why are you in despair, O my soul? Ang sabi po niya, why are you cast down, O my soul? Hope in the Lord. Sabi po niya, hope in the Lord. Magtiwala ka sa Diyos. Trust in the Lord. Yun po yung pong bibigay ng lakas kay David na ang Diyos ay pwede niyang pagkatiwalaan sa buhay niya. Na ang Diyos ang pag-asa niya sa buhay niya. Na ang Diyos ang tagapagligtas niya sa buhay niya. Kung paano siya iniligtas noon sa mga kaaway, ililigtas at ililigtas pa rin siya ng Diyos sa buhay niya dahil ang Diyos ang tagapagligtas niya. At gayon din tayo, my dear brothers and sisters, anuman ang kinakaharap natin, anuman ang nararanasan natin sa mundong ito, God will save us. Siya ang ating tagapagligtas. Hindi lang po niligtas niya tayo para hindi mapunta sa impyerno, kundi ililigtas niya tayo sa buhay natin dito sa mundo. At pangako po niya yun, na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Have faith, have hope in God. Yun po yung tinuturo ni David sa Psalm 42, na magtiwala tayo sa Diyos. Na huwag tayong mabagabag, malungkot. Yes, totoo po yan, real po yan. Pero kailangan malabanan po natin yan ng pagkakilala natin kung sino ang Diyos sa buhay po natin at kung sino tayo sa harapan ng Diyos.
Si David, kilala niya kung sino ang Diyos niya. Kilala po niya kung ano ang ginawa ng Diyos niya sa kanya nakaraang buhay. Yun po yung alalahanin natin kung paano tayo niligtas ng Diyos noon. Kung paano tayo kinalinga ng Diyos, kung paano niya tayo minahal, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ano pa kaya yung mga bagay na hinihingi natin sa ngayon, sa kasalukuyan? Di po ba? Ang Diyos ang ating tagapagligtas. And sa verse 5, yun nga po sabi niya, why are you despair, no? He is troubled. Troubled siya, desperado siya, no? Desperate siya, no? Depressed siya, no? Meron siyang bagabag, no? Natotrouble siya inside him, no? Pero God has sustained him, no? Binigyan siya ng lakas, ng katatagan, at ng pag-asa sa buhay niya. Dahil yun po ang kinilala ni David. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng katatagan, ng kalakasan, para ma-overcome po niya kung ano yung nararamdaman niya. No? Kung meron pong nakakaramdam sa atin ng depression, no? Merong nakakaranas ng desperation, no? You are desperate, you are troubled, you are depressed, no? Tandaan po natin, my dear brothers and sisters, God is in us. And our spirit na ibinigay ng Diyos sa atin ay mayroong niyang kakayahan na i-overcome ang anumang depression. I-overcome ang anumang troubled feelings na mayroon tayo. No? Feelings does not mean na yun yung totoo, di ba? Nakakaramdam tayo. Emotionally, nararamdaman natin yung depression. Pero inside of us, mayroong kakayahan na ibinigay ang Diyos sa atin. Mayroong abilidad ang bawat isa sa atin. Lahat po ba tayo ay born again? Lahat po tayo ay mayroong Espiritu ng Diyos. Nananahan ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Therefore, lahat po tayo ay mayroong kakayahan na ma-overcome, na mapagtagumpayan ang anumang pong nararamdaman natin. It's just a matter of focusing your attention to God. Kanino mo ba nilalagay ang attention mo, ang focus mo? Sa problema ba o sa Diyos? Sa kalakihan ng Diyos? Kung sino ang Diyos? Sa kadakilaan ng Diyos? Sa pag-ibig ng Diyos? Kasi David, kinilala po niya ang pag-ibig ng Diyos. Kung babasahin natin yung ibang mga talata, no, ang pag-ibig ng Diyos ang nagpatatag sa kanya, nagbigay sa kanya ng pag-asa para makapagpatuloy, no? Makapagpatuloy sa buhay niya. Okay? So, although he felt crushed, no? But God sustained him. God will sustain us. God will provide all our needs. Lahat po ng pangangailangan natin. Anak po niya tayo. Remember that. Always remember that we are children of God. He is our Father. Kailanman hindi magpapabaya ang Ama sa kanyang mga anak. Amen po ba? Okay? So kung nararamdaman mong parang malayo ang Diyos, feeling mo lang po yan, hindi po yan totoo. Kailanman hindi lumayo ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. No? That's why we need to decide, to choose, to be happy. Just to be happy because that is who we are. No? Puno ng kapayapaan, kagalakan ang ating mga espiritu, ang ating mga puso. Sa Psalm chapter 63 verse 1, ang sabi din po ni David, O Diyos, kayo ang aking Diyos, sinahanap-hanap ko kayo, nananabik ako sa inyo ng buong puso at kaluluwa na tulad ng lupang tigang sa ulan. Ayan po, no? Hinahanap-hanap ko kayo, nananabik ako sa inyo ng buong puso at kaluluwa na tulad ng lupang tigang sa ulan. David needs comfort sa panahong ito, no? And I believe, kailangan din po natin ng comfort. At ang comfort na yun ay hindi po manggagaling sa kung kanino man, kundi manggagaling sa Diyos. We need God's comfort. We need God. No? Sabi ko nga,
mahihirapan tayong mabuhay ng matagumpay dito sa mundo kung hindi natin kikilalanin ang pagkalinga ng Diyos, ang comfort ng Diyos sa buhay po natin. No? Scriptures often describe our longing to God as deep hunger. Hunger, no? Yung kagutuman and thirst, no? Kauhawan, no? Sa Isaiah 55 verse 1, no? Yung pong kasulatan, palagi po natin mababasa yung hunger and thirst. Minsan, hindi naman literal na talagang nagugutom at nauuhaw. But this is spiritual hunger and thirst. Sinabi ng Panginoon, no? Sinabi ni Isaiah, sinabi ng Panginoon, lumapit kayo, lahat kayong nauuhaw, narito ang tubig. Kahit wala kayong pera, lumapit kayo at kumain. Lahat pa nang walang pera. Huwag na kayong mag-amen. Okay? Kahit wala kayong pera, lumapit kayo sa akin at kumain. Hali kayo, kumuha kayo ng inumin at gatas ng walang bayad. Free! Ito yung ino-offer ng Diyos. Inumin, gatas, pagkain na walang bayad. Sabi niya sa verse 2, bakit niyo ginugugol ang inyong mga salapi sa mga bagay na hindi makakain? Bakit niyo inuubos ang mga sweldo niyo sa mga bagay na hindi makakapagpabusog sa inyo? Makinig kayo sa akin at makakain kayo ng mga masasarap na pagkain at talagang mabubusog kayo. Okay? Bakit pa po tayo maghahanap ng iba't ibang bagay dito sa mundo kung ang Diyos natin, nasa Kanya na ang lahat ng bagay na kailangan po natin? Di po ba? Ito po yung sinasabi ng talata. Bakit nyo ginugugol yung mga sweldo? Pera nyo sa mga bagay naman na hindi nakakapagpabusog. Only God could satisfy our deepest longings. Ang Diyos lamang po ang makakapagbigay ng satisfaction, no, ng kaganapan, ng fullness, no, sa buhay po natin. Only Him. Kaya sa Kanya po tayo lumapit. Is it an invitation for all the people na lumapit sa Diyos dahil Siya lamang ang tunay na makakapagbigay ng pangangailangan ng tao sa kanyang buhay. Lahat ng bagay dito sa mundo, no, hindi makakapagbigay yan ng satisfaction, full satisfaction. Di po ba? Yes, masisihan ka ng ilang araw. Pagbago ang cellphone mo, masaya ka sa unang buwan siguro. Pero pag naluma na, maghahangad ka na naman ng bagong iPhone. No? iPhone 14 na ba ngayon? No? Ito po, A11. No? Lahat po ng pinaglumaan ni Jassel, sa akin po napupunta. Hindi po ako bumibili, binibigay sa akin. Okay? So, we long for another. No? Yun nga yung human satisfaction, hindi ka masasatisfied dito sa mundo. You will look for more. No, hahangarin ka ng marami pang bagay. Pero, in God, we are fully satisfied. Amen po ba? Palapakan nga po natin ang ating Diyos. Sa Diyos nang gagaling, Siya lamang po ang kailangan po natin sa buhay natin. At ang mga bagay na hinahad po natin, material, relationship, susunod na lamang po yung mga yan. When you seek God with all your heart. Okay? So let us hunger and thirst for God. No? So John chapter 4 verses 13 to 14, ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, sumagot si Jesus, ang lahat ng umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. No? Na-remember yung babaeng balo na naghihingi siya ng tubig. Pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Pakiulit nga po yon, verse 14. Pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Amen. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Okay? So sabi ni Jesus, kapag iinom ka nito, mauuhaw ka ulit. Pero ang sino mang iinom sa tubig na ibibigay niya ay hindi na mauuhaw kailanman. Jesus, no? Only through Jesus can we find true satisfaction. Siya ang binigay ng Diyos, ipinadala ng Diyos. Siya ang daan, no? He is the only way, the truth, and the life.
Sa pamamagitan lamang niya kung bakit tayo makakalapit sa Ama. Sa pamamagitan lamang niya kung bakit tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan lamang niya kung bakit tayo magkakaroon ng tubig. Ayan, isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. And he's talking about the Holy Spirit, di ba? The Spirit that gives life. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay, and He alone could satisfy our longing souls. No? Siya lamang po ang makakapagpuno ng ating mga ninanais ng ating kaluluwa. All we need is Jesus. Amen. Siya lamang po ang kailangan natin. And in John chapter 6, verse 35, sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino mang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman." Again, hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. Of course, hindi po ito literal na hunger at saka thirst, ha? Kundi yung pong longings of our lives, longings of our souls. Minsan hinahanap natin sa iba't ibang mga bagay, pero hindi po na tayo nasasatisfy. Inahanap natin sa mga tao, inahanap natin sa ibang lugar, inahanap natin sa ating gobyerno, sa ating trabaho, pero hindi tayo nasasatisfy. Because only Jesus could satisfy that emptiness in your heart. Kung meron pa pong emptiness, no? Parang meron ka pang ninanasa, o kung hindi ka pa Kristiyano, meron talagang emptiness sa buhay mo. At makakamit mo lamang po ang satisfaction, no? Ang kaganapan, kapunuan ng emptiness na yon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. God alone could satisfy our hunger and thirst. Psalm 107 verse 9, ang sabi po niya, "Dahil pinainom niya ang mga nauuhaw at pinapakain niya ang mga nagugutom." He satisfies the longing soul, sabi po sa English, He satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness. Pinupuno niya ng kabutihan, no, ang bawat nauuhaw, nagugutom sa Kanya. Sino man pong taong nagugutom, nauuhaw, no, ninanasa, no, na makamtan ang Diyos, no, na mapalapit sa Diyos, ang sabi po niya, He will be filled. Diba? Blessed are those who are who hunger and thirst after righteousness, and they shall be filled. No, lahat po nang naghahanap sa Diyos, sila po ay mapupunuan sa kanilang kakulangan sa buhay po nila. Okay, do we desire this food? Do we desire this water? No? The springing water? No, water springing up to everlasting life? Then you have that spiritual desire. No? Man by nature po, meron pong binigay ang Diyos sa tao na intuitive knowledge through His creation. Di po ba yung po yung nakasaad sa Romans chapter 1? Verse 20. Nandiyan ba? Romans 1, verse 20. Ayan. Totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipapahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang may dadahilan. So malinaw po sa salita ng Diyos na through God's creation, nakikita ng tao ang kadakilaan ng Diyos. No, nakikita ng tao ang kapangyarihan ng Diyos, no? Kaya Diyos din po yung naglagay ng intuitive knowledge na yon sa buhay po ng isang tao kahit hindi mananampalataya. Meron siyang intuitive na knowledge na merong isang being, isang supreme being that is more than him, powerful than him. Di ba? Yun po yung nasa puso ng tao kahit hindi mananampalataya. No, sa puso niya ay merong isang being sa Tagalog? Merong isang being. Hindi ko masabing tao kasi Diyos eh. Merong isang mas higit na makapangyarihan kaysa sa Kanya. No? Pero ang nangyari, hinanap po nila sa ibang mga lugar. No? Kaya po sinamba ng tao ang buwan, ang araw, ang mga bundok,
No? Kasi nga, meron siyang hinahanap-hanap na mas higit sa Kanya, na mas makapangyarihan sa Kanya. Hinanap niya sa ibang lugar, hinanap niya sa ibang kaparaanan. Kaya po nagkaroon ng mga maraming Diyos, no? Mga Diyos-Diyosan, mga idols, kasi ang sinamba niya, no? Sa paghahanap niya, ang sinamba niya ay yung mga creation rather than the Creator. No? Yung nilikha ng Diyos, ang sinamba ng tao, hindi yung manlilikha. Kaya nga po, sabi ng Romans, kung babasahin po natin, kaya sila nasadlak sa kasalanan. Hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masasamang pita. Ang sabi po ng Romans, no? Hinayaan na sila ng Diyos. God gave them up to uncleanness in the lust of their hearts. No? Sa ibang version, vile passions. Yung walang saysay na kanilang paghahangad, hinayaan na sila ng Diyos. Ang sabi po ng Ephesians or Romans, no one seeks God. Walang naghahanap sa Diyos. No one understands. Walang nakakaunawa sa Diyos. At yun din po yung sinasabi sa Corinthians, yung mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang ng mga nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. No? Kaya nga tayo na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, nauunawaan natin ang mga bagay na espiritual. Pero ang mga unbelievers, hindi po nila maunawaan yun. Only true God. No? True God, kung bakit sila lalapit sa Kanya. Diba? Yun po yung ating pinag-aralan. No? Makakalapit lamang ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No? Kapag may narinig ang isang tao, naniwala siya, mananampalataya siya sa Diyos. No? Kaya nga po, kailangan nating ipahayag ang salita ng Diyos upang marinig. No? Ng ating mga kapamilya, kaibigan, mga tao, kapitbahay natin, kung sino man nakakasalamuhan natin, they need to hear the Word of God. Kailangan mayroong mangaral sa kanila, kailangan mayroong mag-share sa kanila, nang sa ganon ay maintindihan nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. May pahayag natin ang magandang balita, no, sa kanila. Okay? So, po, tama, time out na ako na naman. Okay, nung pong tayo na born again, no? Nung hindi pa tayo born again, yung mga desires natin, more on flesh. Diba? Gusto ko niyan, gusto ko nito, bili mo ako niyan, bili mo ako nun. Bili mo ako nun, bili mo ako niyan, no? Puro material. Pero nung tayo po ay na born again, diba, God has given us new desires, no? We were new creature, we are new creatures, no? Tayo po ay mga bago ng nilalang, no? At dahil bago na tayong nilalang, binigyan tayo ng bagong puso, bagong espiritu, para tayo ay makasunod sa Kanyang kalooban. Kasama na po doon yung spiritual appetite. Nag-iba na yung spiritual appetite natin. Meron na tayong bago appetite. No? Hindi na tayo nagdi-desire, no, sa mga bagay dito sa mundo, kundi ang dinidesire na natin ay ang mga bagay ng Diyos. Diba? Yun po yung sinasabi din ng salita ng Diyos, yung mga spiritual, yung mga heavenly things, sila yung isaisip natin, no? Sila yung maging laman ng puso natin, yung mga spiritual na bagay. Kasi nga, yun yung sinasabi ng Espiritu natin. Deep inside us, in our spirit, sinasabi niya kung ano ang dapat mong piliin, kung ano ang dapat mong gawin. Okay? Kailangan lang po, sabi ko nga kanina, ay matuto po tayong makinig, no? Matuto po tayong pakinggan, no? Ang tinig ng Diyos, ang tinig ng Diyos sa ating mga espiritu. Okay? So when we desire and long for His presence, of course, we will also desire to follow His will. Kapag napapakinggan natin kung ano ang Kanyang gustong pinapagawa, ibig sabihin, nasusunod natin kung ano ang Kanyang kalooban sa buhay po natin. Tandaan natin, lagi natin inuulit, mayroong layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Meron siyang purpose, meron siyang will, no? Kung ano ang gusto niyang mangyari sa buhay mo, meron siyang magandang plano sa bawat isa sa atin. And sometimes, no, yung sabi ko nga kanina, yung desire po natin, yung spiritual desire natin ay nahadlangan kapag tayo ay masyadong na-overindulge sa mga bagay dito sa mundo. Okay? So, okay po, tapusin ko na. So, sabi ko nga po kanina, no, sa mga susunod na mga Sundays ay mapapakinggan po natin yung mga
lingkod ng Diyos o yung mga characters sa Bible, no? Kung paano sila tinawag ng Diyos at kung paano sila tumugon sa panawagan ng Diyos, kung paano nila dinemonstrate yung desire nila para makilala ang Diyos, kung paano po kumilos ang Diyos sa kanila, nagpahayag ang Diyos sa kanila, nag-provide ang Diyos sa kanila, nangusap ang Diyos sa kanila, di ba? Yun po yung ating mapapag-aralan. And I hope, and we hope, na yung pong mga mapapakinggan natin yun ay patuloy na mag-apoy, no? Marekindle yung ating puso, yung ating desire na lalo pong makilala ang Diyos at lalong mapalapit sa Diyos. Lalong lumalim ang ating kaugnayan sa Diyos, no? Yun lang po yung desire natin ng Diyos. Dumating po sa punto na masabi po natin, katulad ni Peter, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay. Katulad ni Pablo, sinabi niya, ikaw lamang, no? Makilala kita, no? That I may know you and the power of your resurrection. Ang sabi po ni Paul, ang makilala kita at makilala ko, malaman ko, maunawaan ko ang kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na muli. No, nawa din po, yun din po yung maging desire po ng buhay natin. At katulad ng sinabi ng Psalm 42, nawa patuloy po tayong mauhaw katulad ng isang usa. Tinatawagan ko na po yung mga music team natin. Katulad ng isang usa, no? Ay kauhawan natin, manabik tayo sa Diyos sa buhay po natin. Hallelujah. Only God can fill the emptiness of the soul. We are longing for joy, happiness, peace. Only God could fill that longing. Ang Diyos lamang po ang pwedeng mag-satisfy noon. Hallelujah. Thank you, Lord. Ito po ay lumang awit at alam ko, alam po ng karamihan sa atin. Sige po, tumayo po tayong lahat at awitin po natin as the deer pants for the waters. Desire and I long to
Thank you, Lord. Amen. Palakpan natin, Panginoon. Kaya tayo may makakaupo muna. Amen. Talaga naman po na tayo po ibinigyan ng magandang introduction para sa ating mga topic every Sunday. Kaya salamat sa kanyang ginamit sa umaga ito. My darling, my beloved, talaga naman, napaganda po niya. Kasi ba't na pwede po tayong mabuo pa damayan? Praise God. Amen. At sabi niya kanina, maganda nga naman yung gwapo, mayaman, no? Parang sabi ko, ako yata yun ako. No? Mayaman at gwapo. Kaya nunuligaw ko isa, no? Ang saya-saya niya. Naligaw sa kanya. Pero ako naligaw, hindi masaya. No? At ako naman po ay masaya rin na siya ay niligawan ko. Kaya para kami masaya. Kaya ang kasiyahan namin, ang pag-ibig namin sa isa't isa ay nagbunga ng dalawang anak na napakaganda. At ito yung aking anak na bunso. Nandito sa likod. At ako po'y kanyang inasis. Kaya salamat sa Diyos. At ganun din, ang pag-ibig talaga, ang bunga. O bakit? May sumusunod, no? Yung anumang salapi, ari-arian. Hindi yan priority sa pagrelasyon, kundi ang pagmamahalan. Sabi nga, kapag ako'y nagkakasal, kayo'y pinagsama ng pag-ibig. Hindi sila tayo pinagsama para tayo sa pera, sa anak. Hindi tayo doon pinagsama, kundi tayo pinagsama dahil sa pag-ibig sa bawat isa. Amen po ba? Amen. At sumusunod lang po na ikaw ay naghanap buhay. Napakahirap maghanap buhay na may problema ka sa iyong misis. May problema ka sa iyong asawang lalaki. Napakahirap na nagkaroon ka ng negosyo at trabaho dahil sa iniisip ko ang problema. Kaya po, mga kapatid, napakaganda na kayo po ay magmahalan. Ngayon, kung yung mo inaasahan mo ay hindi mo naididi na ibibigay ng kapartner mo, ang Panginoon ang isang dahilan kung bakit mo kayang mahalin ang iyong kapartner sa buhay. Kaya, God is everything in our lives. Dito po sa Ecclesiastes 12, verse 13. Nais mong basahin ang King James Version. Let us hear the conclusion. Basahin natin ang kawakasan ng lahat ng bagay, sabi ng Panginoon, ni Solomon. Sabi niya, lahat ng bagay nito, ito ang kailangan gawin ng tao. Matakot sa Diyos. Fear the God. And keep His commandments. At sundin natin ang kanyang mga utos. And ito, ang buong katungkulan ng tao. Alam nyo, si Solomon, alam natin na mayaman siya, nakuha niyang lahat ng gusto niya. At lahat ng, dito sa ilalim ng araw, under the sun, sa ilalim ng araw nito, lahat ng bagay ay sinubukan ni Solomon. At maraming tao na isubukan at makuha ang lahat ng bagay. Samantalang meron ng nauna sa atin ay si Solomon. Hindi po si Brother Solomon. No? Si Haring Solomon to. Amen. Alam nyo, sinubukan na lahat at ang conclusion niya, ang lahat ng bagay sa ilalim ng araw ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan na lahat ng bagay. At ang tanging katungkulan ng tao ay magkaroon ng takot sa Diyos. Eh, Pastor, paano yan? Kailangan ko ng pera. Kailangan ko maghanap buhay. Lalo na ngayon na nagtataasan lahat ng bagay. Alam nyo,
kapag tayo po ay merong lubos na pangunawa kung sino ang Panginoon, ang kanyang pag-ibig sa atin, ang kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang kabutihan sa atin, yun ang magtutulok sa atin kung bakit natin gagawin kung ano ang tama. We will keep His commandments. Walang plus ang Panginoon. Ang Panginoon ang siyang natatangi at isa na kailangan ng tao. At lahat ng bagay na kailangan ng tao. Kung anong dapat niyang gawin sa mundo ito, ay magagawa niya. I can do all things through Christ who strengthened me. At lahat ng bagay magagawa natin dahil ang Panginoon ang siyang kinikilala natin sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, marapat lamang na tayo po'y laging nandito at lubos na makilala ang Panginoon. At marapat lamang na tayo magkaroon ng group empowerment, G, grupo, para sa ganun. Ang buong katungkulan ng tao ay ang makilala, magkaroon ng takot sa ating Panginoon. Ang takot dito ay yung galang, paggalang. Ang takot dito ay yung natatakot kung gumawa ka kasalanan, gumawa ka ng mali. Hindi po yung takot na ganun, negative. Kundi takot na siya ang Diyos, ang siyang buhay mo, siyang lahat-lahat sa buhay mo. Kaya mga kapatid, purihin ng Diyos sa kanyang mga salita at tayong lahat ay tumayo na at tayo po'y sama-sama na magkasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Lord, dakilang Diyos, salamat po sa imensahe muli. Kami napalakas. Hindi kami nahatulan. Hindi kami nahatulan at anong dapat namin gawin kung di nakita namin kung ano ang iyong pagmamahal sa aming buhay. At tunay nga po na patuloy namin kayong naisin sa aming mga buhay dahil kayo ang lahat-lahat sa aming mga buhay. Kaya pinupuri ka namin at pinaparangalan sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, when we all say Amen and Amen. God bless you po sa inyong lahat. Amen.